Hi guys! Magluluto na naman tayo dito sa mga natirang ingredients ko mula doon sa Puto Bongbong. Ayan yung coconut milk, hindi ko na shake kaya may parang tubig siya. At nilagyan ko na rin siya ng condensada. Hulaan nyo ko nung lulutuin ko. Yes, I know, hindi nyo alam kaya sasabihin ko na. Gumagawa kami na ito dati sa Mexico at pinamimigay namin kada Pasko. Pero later on, pinagkakitaan na rin namin sa mga kamag-anak ni Mahal. Nagustuhan kasi nila yung ginawa naming pulvuron. So gumawa na rin kami ng pastillas at saka espasol. Then nagkaroon na rin ng time na nagpapamigay na kami kada Pasko sa mga kamag-anak ni Mister or ni Mahal. Ano ba talaga? Dahil wala nga silang mabibiling katulad ng ginagawa namin, may nagsuggest sa amin na bakit hindi kayo magtinda at bibili nga daw sila. So yun, naging business-minded kami on the spot at gumawa nga kami kada magkakaroon ng holiday like Pasko or yung iba pinamimigay lang namin sa mga relatives na close lang naman. Pero since madali nga masira ang espasol, hindi na namin ginawa na samahan yung basket. So ang ginawa na lang namin is pastillas, pulboron, bali dalawang flavor yung pulboron namin, ginawa namin plain or butter siguro masabi ang flavor, and then cookies and cream, yung hinaluan lang siya ng simple na Oreo. Nakabawi naman kami sa puhunan dito sa munting business namin kada Pasko nung nasa Mexico kami, pero half of it naman kasi rin ay napunta sa pamimigay sa mga kamag-anak at saka yung parang pamasko na rin namin sa kanila, parang treat lang ba. And may design din naman yung basket at cute naman siya, nagustuhan din naman nila. At yung ibang umorder, inuwi nga nila sa town nila. Pasalubong ba sa mga kamag-anak din? Tanda-tanda ako, sabi ko nun sa sarili ko, hindi na ako gagawa ng espasol kasi nga ang hirap-hirap. So guys, ito nga yung ginagawa ko, espasol. Napasensya na, ngayon ko lang nasabi ko nung sinagawa ko. Actually, hindi naman siya mahirap, pero nakakapagod lang siya, guys. Kasi ang dami-dami niyang halo, super halo. Yung sakit sa braso ba, yun ang ayoko. At dahil nga marami pa akong natirang glutinous rice at saka flavoring, so ginawa ko na rin to. Sayang din naman, diba? Ayoko din naman masira lang yung mga ingredients. Habang hinahalo-halo ko nga itong espasol, iniisip ko na lang, kakainin ko din naman siya. Ako rin naman ang masisiyahan, so hayaan ko na lang. Tiyagain ko na lang ba? Madalas talaga tamad ako magluto, guys, kasi sa unang-una, si Mister hindi naman siya talaga palakain ng mga niluluto ko. Maliban na lang talaga kung ulam. Pagka gantong mga sweets, medyo iwas siya kasi hindi nga raw niya gusto yung malagkit. Napaka-arte. May nabibili naman sa grocery na small portions ng mga kakanin. Kaya lang mas gusto ko na rin na ako nang magluto, guys, kasi hindi na siya mukhang fresh. Kasi nga antagal na rin nila sa chiller, lalo na kung pupunta ka sa grocery mid of the day. Kaya nga minsan kinokontrol ko talaga yung pagkikrave ko. Kasi mahirap, pag lalo na sa YouTube at hindi ka naman talaga sanay magluto, step by step, patsambahan na lang talaga kung masarap ang labas. Pero in fairness naman, guys, kahit hindi ako 100% na nakasunod sa YouTube recipes, ay edible naman ang pagkain at kita nyo naman ang family ko, wala naman silang sakit at buhay pa naman sila. Buti na lang din at walang divorce sa Pilipinas, hindi uso at hindi ako mahihiwalayan ng asawa ko. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako kusinero, hindi ako kusinera, ako ay mapagpanggap lang. Pero hanggang ngayon naman, okay naman ang aming pagsasama at malusog naman ang aming mga anak. Yun naman ang importante, diba? Pero kahit hindi naman ako magaling magluto, guys, hindi naman nagre-reklamo yung asawa ko. Siguro dahil wala na lang talaga siyang choice. Basta pag nagluluto na lang ako, tinatanong ko siya kung may lasa ba o wala or maalat. Pero okay naman lagi sa kanya. Hindi na lang nagko-complain. Yun nga, sabi ko sa inyo, wala na nga siyang choice, diba? So, nung natapos ko nga to, guys, ang mga judges ko ay ang aking mga junakis. At nagbigay din ako sa isang friend at sabi niya na masarap nga daw at nagustuhan niya yung lasa. Kasi hindi siya ganun katamis at hindi rin siya matabang. Kaya tamang-tama lang. Personally speaking, nagustuhan ko siya, pero makikita niyo naman sa reaction ng mga anak ko kung ano ba talaga. In 1, 2, 3, guys, makikita niyo na sila. Candy? Purple candy. Can you try? Wait, yeah, first. Come here, is it good? Is it good? Come, mommy. Is it good or no? Good? Can you stand up? Ready? 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 Is it ready?
What thumbs up if it's good? I want more. Huh? Really? You chew it first, chew? No? Hindi nga nagustuhan ni Mario, guys, at sabi niya he doesn't like the texture. Pero ito naman si Lucia, balik-balik siya at nagustuhan nga niya at super approved daw siya, sabi niya. Hanggang sa muli, guys. Salamat sa pagpanood. Kain tayo!